basta being ano, being kayo yung main host of the co-host. So kamusta being a part ng Top Class? So yeah, the chance to work with all of these people, diba? Shanti Dope, I'm a big fan of Shanti. Of course, Miss Casey, Brian, and of course, Catriona. And my co-host. Diba? Ano yun, masaya rin makita yung mga Top Class contestants, diba? How about you, Yuki? Ako, sobrang saya. Katagal na nakapunin sila kasi unexpected din yung mga co-workers siya. And first time ko lang siya mag-meet. And talagang nag-work talaga yung chemistry namin. So, how much more in the long run? So, diba? Kami yung magpapasaya lang na parang ice-breaker yung pagseryoso na. But, yeah, we're having so much fun. Sobrang babait ng mga tao and stuff. Kumbaga, ano yung naging process? Paano ka naging part ng Top Class? I'm under Cornerstone and I'm doing hosting din sa Singaling, mga LOL, ayun. So, nung po ako and I'm a fan din po kasi na K-pop. So, yun. Balita ko, ang dami mong followers. Isa ba yun sa reason kung bakit naging ano ka din? Kumaga, daming followers, di ba? I think so. Kasi like, matutulungan ko rin sila with like, kung ano yung gagawin kapag may bashing and stuff. And like, how to be nicer with your fans. Siguro what do we expect from you being a host, co-host? As bilang kigay, as bilang sobrang loud kong tao. So ako talaga yung mangungulit sa kanila kapag nagtitraining, kapag nagkakaroon na ng problema, ako yung pang, oops, happy-happy lang tayo dito. Dapat one family tayo dito and alam ko mahirap yung ginagawa nila, but diba, may kakalabasan yun. How do you compare your being a vlogger, being a host ngayon, ano yung parang ma-share mong, kumbaga, difference of the two? Ang difference kasi when it comes to social media, it's hindi mo siya maipapakita mo yung totoong ikaw. Same thing with Kumu. So, sobrang totoo kong tao when it comes to Kumu. Kung ano yung nakikita nyo on screen and paano ko magsalita, kung gaano kasaya. Ganun po talaga ako. But when it comes to hosting kasi, there's like script, ayun. So, yun lang naman yung pinakaiba. But Kumu sa same thing. Pero what do you do, Yuki? Aside from vlogging, kung magkano yung mga pinagagagawa mo sa vlog mo, para alam lang rin ng mga kung bakit naging ganun kadami yung followers mo, di ba? Actually, I don't vlog, but what do you do? Dance. I dance on TikTok. And now I'm happy na nagiging artist talaga ako. We're in. Meron na rin upcoming movies, so... What is that? Hindi pa bawal pa? Hindi mo pwede sabihin, but... First mo yun. First project. Acting. I have to na. This last month, so... Hindi rin pwedeng sabihin sino. So, may nag-artista ka na rin. Yeah, ayun. Pero meron ka rin nagawa ng TV show o serye. May nagawa na po akong TV show. Singaling and then Lunch Out Loud. And hoping... Regular ka sa Lunch Out Loud? Yes, semi-regular. And then regular ako sa Singaling po. You sing also? Sometimes. Kanina, di ba? Oo nga, oo nga. Sa pinag-artista ka na rin, di ba? So, sino yung gusto mo maka-work dito sa showbiz? Sobrang fan ko talaga ako ni Angel Oxy. Mm-hmm. And then Catherine Bernardo. Like, I really admire how she works and how she is as an artist. And na, sobrang bait niya and humble niya kahit na sobrang laki niya. And ganong tao yung gusto kong, ano, like, i-idolize. Namit ba na ba personally si Catherine? But sabi nila, like, she's very nice. But if ever na ma-meet ko siya, Hindi mo pa siya na-meet? No. So, pagka na-meet mo siya, ano yung unang gawin? Magpapapicture ka ba? Sasabihin mo sa kanya? I think, dahil I'm a fan, feeling ko hindi ako makakapagsalita agad. But, eventually, di ba, like, kakausapin ko siya, and like, I'll show yung totoong ako, and hopefully, we're gonna become friends. How about kay Angel Oxin? Kay Angel Oxin, oh my gosh, papapicture ko talaga ako. Kasi si Darnay. So, basta idol mo si Angel, kasi kay Katrin. Katrin po, kaya hindi ako makatok kasi... Are you willing to work with the Katmiel soon? Ano ba, third party ka? Or parang, third party? Oo, parang ikaw yung parang pagsaselosa ni Daniel. Basta may ano, may matino po kami pag-uusap ni Ate Kat. Okay lang. Hindi, parang ano, kontrabida ka on their relationship. Okay, basta makaka-work siya, di ba? So, hopefully soon, di ba? Sana po. So, ano na lang advice may ibibigay mo doon sa top 30? Diba? Sa top 30. Anong advice? Sa trainees. Ang
ang ma-advise ko lang sa inyo, top 30 trainees, just keep pushing kahit na I know nahihirapan na kayo. Just keep pushing kasi tandaan nyo, walang circumstance, walang success na hindi ka talaga mag-go through sa mga mahihirap at maliliit na butas. Kasi that's what makes you stronger, that's what makes you as a person, and that's what makes you have like a personal growth as a character. So, yeah. Paan, bakit sa tingin mo naging successful ka bilang isang TikToker? Feeling ko po, yung TikTok kasi I'm just showcasing like new dancers. But I think kaya ako nag-grow sa hosting kasi they can't see yung side ko na bubbly sa TikTok kasi more on dancing. But here sa hosting, like they can see the real me, yung kakulitan ko, kadulogsan ko. And ayoko sabihin na successful pa ako, but I'm really thankful to the success na I'm going through right now. Million ng ano mo, di ba, sa TikTok? Yes! Wow. Thank you po! Thank you! Thank you. Please invite then Yuki to watch. Yes. So guys, I'm inviting you to tune in and watch Top Class sa Kumu and sa TV5. Ayan, June 18 na yan, guys. And next week, meron tayong June 13 to June 17. Everyday maglalive ang ating mga top trainees. So make sure to watch her live and follow their account at topplus_enter and then their name. And then follow nyo na rin ako, guys, Yuki Takahashi, on all social media platforms. Thank you! Thank you! Gusto mo ka lang konting ano sabi mo nung pag binabash ka, anong ginagawa mo siya? Pero minsan nagbabasa ako, natatawa lang rin ako. Sumasagot ka rin sa kanila. Hindi naman po, hindi naman. Kumbaga na-realize, nung huli ko lang din na-realize na kumbaga parte pala talaga sila ng ano, pambalansi po sila. Kasi hindi naman talaga lahat kasi tao magugustuhan talaga yung ginagawa. Hindi lahat maintindihan, magugustuhan. Ano pinakamatinding bash na pa? Wala naman mga ano. Pero yung mga, pati sa mga nambabash na hindi rin rapper eh. Kaya sa ah, okay lang, hindi naman sila rapper eh. I'm going to show you the next one. Ibang parang natural, yun yung natural na sa akin eh, parang yung natural na saya eh. Oo, oh, yung mga music mo very influential tsaka powerful. Saan ka kumukuha o humuhugot ng motivation mo para gawin mo? Sa akin po siguro yung mga ano, kumbaga pag nagsusulat po ko, naalala ko lang din yung mga pinagkaano ko rin. Minsan makakita ko yung isang tao, minsan makikinig din po ako ng rap na ano, nakaka-motivate para minsan na-absorb ko rin po kasi, na-absorb ko rin po yung mga pinapakinggan ko. Kahit hindi ko siya sinasadya. Kaya, yun na. So, yung dream collaboration mo na makasama pa soon kung bibigyan ka ng chance? Madami. Pero gusto ko na lang yung surprise talaga yun. Kasi parang ano rin yan eh. Isa yun sa mga... Marami tayong tropa dyan. Baka tropa mo si Tita Julin. Solid naman po. Si Sir Glock po muli. Parang may ano rin po siya eh. Gumagawa rin po siya ng maraming song eh. Ganun din po yung ano namin nung... Ano yun, vibe namin huli, parang nag-ipon din po kami, nag-ipon ako ng music, ganun din po siya. Pinarinig na rin po sa akin yung iba niyang bago, sobrang sumabog din yung ulo ko. Parang ibang level ng Glock na yun narinig ko sa mga bago ng kanta. Ako rin po na-excite para sa team namin, nila Sir Glock, yun, Asintada Management. Ano masasabi mo, idol ka pala ni Albie, tapos makakasama ka niya dito sa ano? Hindi ko expected. Nakatabalan din ng puso kasi kumbaga si makakasama ko din po sila, sobrang celebrity level na po sila eh, para maka-appreciate sila ng rap na galing sa street, sobrang nakakataba ng puso para sa akin. Ano nakipil mo ba na celebrity ka talaga? Hindi ko po na ano dahil para sa akin. Ano lang ako eh, shanty lang ako eh. Shanty dope. Hindi, ikaw, anong hinahanap mo sa ano, sa dito sa top 30? May nakikita ka, ang daming rapper, ang daming singer, di ba? Ano yung isang makikita mo na magiging top sila talaga sa class? Parang siguro may makikita ko na may vision.
transition po siguro sa rap. Kumbaga, parang yung handa na sila sa branding bago sila pumasok na rap, parang handa na sila sa branding. Kung paano nila iba-brand yung sarili nila. Yun. So, parang na-realize ko, parte din po pala yun eh. Pero nung bata ko, hindi ko siya naisip eh. Pero nung napasoundtrip po ako ng mga old school hip-hop, yun nga, yung mga Wu-Tang Clan, Run DMC, mga grupo nila. Kung, nung inobserva ako, parang may vision sila bago sila pumasok ng rap eh. Parang, ito yung branding nila agad nito. Parang gano'n, kumbaga, bago sila yung handa talaga sila bago pumasok sa rap. Ready ka na rin bang mag-train, kumbaga, nitong mga trainees na to? Bilang, hindi ka nagsisimula ka pa lang, di ba? Konti, pero inaaral ko na rin po, kumbaga, tinatanong ko na rin yung mga kaibigan ko kung paano ko ba ituturo yung natutunan ko, gano'n. Last regression. Makikita ka na rin namin ba so na acting hindi lang sa pagkanta at pag-rap? Hindi mo kaya? Hindi na ako manood ng mga ganun eh. May mga movie kasi sa Amerika na ganun eh, mga rapper. Gumaganap din sa movie. Pero nagiging action star sila. Di ba? Mga 18. Sige, at least invite them na lang to watch itong Top Class. Yo, imbita ko kayong panoorin ng Top Class. Magsusunod na ngayon June 18. Abangan nyo iba't ibang episode. Sobrang excited ako mapanood mo yan. Kasi kahit ako, sobrang hindi ko pa napapanood. Pero excited na rin ako. Yay! Thank you, Shandy. Thank you.